Magandang araw! Kami ay mga mag-aaral mula sa Universidad ng Pilipinas, Kolehiyo ng Medisina. At ngayong araw ay tatalakayin namin ang Protein Energy Malnutrition. Simulan natin ang diskusyon gamit ang isang pangyayari. Isipin mo na nag-volunteer ka na tumulong sa isang feeding program na inorganisa ng inyong barangay health center. Habang namamahagi ka ng pagkain, ay napansin mo na may magkapatid na sobrang magkabaliktad ang itsura. Ang isang bata ay sobrang payat, samantalang ang isa naman ay payat ang braso, ngunit malaki ang tiyan. Inisip mo na, baka kaya mataba yung isa kasi kinakain niya yung pagkain para dun sa isang bata. Sa susunod na ilang minuto, susubukan naming ipaliwanag kung bakit mali ang pag-iisip na ito at bakit parehong kulang sa nutrisyon ang mga batang nabanggit sa kwento. Bago ang lahat, ano nga ba ang Protein Energy Malnutrition? Ang Protein Energy Malnutrition o PEM ay kakulangan ng nutrisyon sa ating katawan dahil sa hindi sapat na pagkain ng protina at ibang sustansya na kinakailangan ng ating katawan para magkaroon ng enerhiya at lakas. Para sa malusog na kinabukasan, mahalagang maabot ng ina at bata ang angkop na sustansya sa unang 1,000 araw pa lamang mula pagbubuntis. Ang kakulangan ng sustansya sa panahong ito ay maaaring magdulot ng mga kondisyon tulad ng pagiging masakitin, pagdalas ng impeksyon, hindi pagtangkad, pagbagal ng pag-iisip, pagkakaroon ng mababang marka o hirap makasabay sa klase, o mas malala, kamatayan. So kamusta na nga ba ang kalagayang pangnutrisyon ng mga batang Pilipino? Ang malnutrisyon ay isa sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Ayon sa ginawang report ng international na organisasyon na Save the Children, ang Pilipinas ay 9 sa 10 bansa na may pinakamaraming bansot o stunted sa edad 5 pababa, at 10 naman na may pinakamaraming mababa ang timbang batay sa pangangatawan o tinatawag na wasted. Lumalabas sa 2015 data ng Food and Nutrition Research Institute or FNRI na sa edad 5 pababa, 1 sa 5 ay bansot, 7 sa 10 ay may mababa na timbang batay sa pangangatawan, at 1 sa 10 ay mababa ang timbang para sa edad. Sa edad 5 naman, o edad kung kailan nagsisimulang pumasok sa paaralan ng mga bata, 2 sa 10 ay bansot, 9 sa 100 ay mababa ang timbang para batay sa pangangatawan, at 1 sa 4 ay mababa ang timbang para sa edad. Ayon din sa 2013 National Nutrition Survey, ang malnutrisyon ay laganap sa mga pinakamahirap na rehiyon ng bansa. Ang mga batang kulang sa tamang nutrisyon ay mahanap sa mga pamilya na pinaka-apektado ng kahirapan, mapalunsod man o lalawigan. So paano ba nangyayari ito? Ang Protein Energy Malnutrition ay nangyayari ng paunti-unti sa paglipas ng ilang mga linggo o buwan. Habang ito ay nangyayari, pinupunan ng ating katawan ang kakulangan sa nutrisyon sa pamamagitan ng pagpapababa ng ginagamit nitong enerhiya. Kung hindi pa rin dito sapat, gagamitin ng ating katawan ng ating taba at kalamnan na siyang nagdudulot ng pagbaba ng ating timbang at panghihina. Bukod dito, dahil sa kakulangan ng nutrisyon, hindi din nakakabuo ng protina ang ating katawan, kaya bumababa ang isang klase ng protina na tinatawag na albumin na siyang nagdudulot ng pamamanas. Ang epekto ng PEM sa mga bata ay pagkabansot na nangyayari mula 3 o 4 na buwan hanggang 18 buwan. Naapektuhan din ang kanilang immune system at ang pag-udlad ng kanilang utak dahil sa kakulangan ng nutrisyon gaya ng vitamin B6, iodine, at iron. Lahat ito ay nagdudulot ng kakulangan ng sigla sa mga batang mayroong protein energy malnutrition. Mayroong 2 uri ng protein energy malnutrition. Ito ang marasmus at kwashiorkor. Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang marasmus ay dulot ng kakulangan ng enerhiya ng katawan dahil sa hindi sapat na nutrisyon o kakulangan ng iba't ibang uri ng sustansya. Ang kwashiorkor naman ay nangyayari kapag sobrang kulang ang protina na kinakain natin kumpara sa ibang sustansya. Sa marasmus, para mapunan ang kakulangan ng enerhiya sa katawan, nagkakaroon ng kabawasan ng paggamit nito sa iba't ibang parte ng katawan tulad ng mga muscles o laman para magamit ang natitirang enerhiya sa mga mas importanteng organs tulad ng utak at kidney. Gaya nga ng nasabi ko kanina, ito ay nagdudulot ng pagbabawas ng mga muscle at taba sa katawan kaya nagkakaroon ng matinding pamamayat. Ang pagbabawas ng mga muscles ay dulot rin ng pagbaba ng insulin at pagtaas ng cortisol sa katawan. Maliban sa mga nabanggit ko, bumababa din ang hormone na insulin-like growth factor 1 sa mga batang may marasmus na nagdudulot ng pagkabansot at hindi nila paglaki.
Ang kwashiorkor naman ay dulot ng kakulangan sa pagkain ng protina. Dahil kulang ang protina sa katawan, kulang din ang pagbuo ng iba't ibang klase ng protina tulad ng albumin. Tulad nga ng nasabi ko kanina, kapag bumababa ang albumin sa katawan, nagdudulot ito ng pag-ipon ng tubig kaya nagkakaroon ng edema o pamamanas. Maliban sa albumin, bumababa rin ang bilang ng lipoprotein sa atay kaya naiipon ng mga taba dito at lumalaki ang atay. Dahil sa edema at paglaki ng atay, lumulobo ang tiyan ng mga batang may kwashiorkor. May iba't ibang sintomas na mapapansin sa mga batang may PEM. Para sa marasmus, makikitang sobrang payat ng buong katawan ng bata na halos masasabing siya ay mukhang butot balat na. Dahil dito, ang mga batang may marasmus ay mayroong mababang body mass index o BMI. Maliban sa nasabi ko, mapapansin din na malaki ang ulo ng bata at may huwig sa unggoy. Mayroon din siyang pagkawala ng mga kalamnan at taba sa braso, kaya naman maluwag o humukulubot ang kanyang balat. Lahat ng nasabi ko ay nagdudulot ng mabagal na paglaki ng mga batang may marasmus. Sa kabilang dako naman, ang mga pasyenteng may kwashiorkor ay may normal na BMI. Mapapansin ding madaling mabunot ang kanilang buhok, malaki ang kanilang ulo, at mataba ang kanilang mukha. Dagdag pa rito, mayroong pamamanas sa mga binti ng pasyente. May pamamaga rin at paglaki ng tiyan, ngunit mananatiling payat ang braso. Makikita rin na makintab ang balat ng pasyente at madali itong masugatan, ngunit matagal bago ito gumaling. Ang maagang pagtukoy sa mga sintomas na ito ay makakatulong sa maagap na paggamot ng mga kondisyon dulot ng protein energy malnutrition. Ang paggamot ng protein energy malnutrition ay may mga layunin na iwasto ang balanse ng metabolismo at rehabilitasyon ng kakayahan ng bitukang sumipsip ng sustansya mula sa pagkain sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang nutrisyon. Layunin din na ibalik sa normal ang balanse ng tubig at electrolytes sa katawan at paglunas sa mga impeksyon. Kasama din sa mga layunin ang pagbalik ng mga nawawalang macronutrients sa loob ng 48 oras na may patnubay ng nutrition specialist. Kailangan din siguraduhin ang sapat na pagkonsumo ng essential at non-essential proteins at sapat na pagkain ng katumbas na calories na nauubos sa pang-araw-araw na gawain ng pasyente. Para sa pasyenteng may PEM, nangangailangan ng 1.5 grams per kilogram ng protein, at para sa mga may malubhang karamdaman at may PEM, nangangailangan ng 1.5 hanggang 2 grams per kilogram ng proteina. Kasama din sa paggamot, ang pagbibigay ng iron at folate supplement hanggang 2 linggo upang maiwasan ang impeksyon. Nararapat din na ipagpatuloy o kaya naman ay simulan ang pagpapabakuna ng pasyente. Kung ang pasyente ay may malubhang anemia, kailangan din magsagawa ng blood transfusion. Ang tiyak na paggamot ng kwashiorkor ay ang dahan-dahang pagbibigay ng karampatang carbohydrates, protina, mga bitamina at mineral. Dapat ding paunti-unting buling pakainin ang bata ng mga masustansyang pagkain. Ang gamot naman ng marasmus ay ang pagbibigay ng nutrisyon sa pamamagitan ng pagkabit ng swero sa ugat o sa bituka. Para maiwasan ang pagkakaroon ng protein energy malnutrition, kailangan obserbahan at itala ang pagkain at BMI ng pasyente. Kailangan din maagapan ng maaga ang mga sintomas ng karagdagang pangangailangang nutrisyonal dahil sa stress, impeksyon at iba pang karamdaman. Kailangan din ng regular na pagkonsulta sa mga dietitian at doktor upang maagapan ang mga pangangailangang nutrisyonal. Sa pamamagitan ng pagkonsulta, marapat na din na paunlarin ang estado ng nutritional education ng pasyente. Nararapat din na siguraduhin ang sapat na pagkain ng mga calorie at protina na naaayon sa kalagayan ng katawan. Hikayatin din ng mga pasyente na pumili ng mga masusustansyang pagkain at pag-ehersisyo para mapalakas ang gana kumain. Kapag may mga kakulangan pa rin sa bitamina at mineral, magbigay ng mga supplement na naaayon sa mga kakulangan. Balikan natin ang kwento natin noong simula. Ang dalawang batang nabanggit ay parehong nagpakita ng mga sintomas ng protein energy malnutrition. Marahil ang isa ay mayroong marasmus, habang ang isa naman ay mayroong kwashiorkor. Kaya, pareho silang nangangailangan ng tulong at pareho silang dapat bigyan ng atensyon at tamang nutrisyon. Yan lang po, maraming salamat. Sana ay marami kayong natutunan mula sa aming munting presentasyon. Ingat!